Patuloy po ang pagtulong ng Amerika upang maging moderno na ang mga kagamitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Katunayan na nga po ang US na magbibigay ng $500 million na military financing sa Pilipinas. Si Patrick De Jesus sa report, Rise and Shine, Patrick. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa rito sa bansa ang ika-apat na 2+2 ministerial dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para pag-usapan ang economic at defense cooperation ng dalawang bansa. Dinaluhan ito ni na US Secretary of State Antony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin, habang sa Pilipinas ay sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Department of National Defense Secretary Givo Teodoro. Isa sa bunga ng pagpupulong ay ang pangako ng Amerika na $500 million o 29 billion pesos na halaga ng military financing para sa Pilipinas. Gagamitin umano ito para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, dahil na rin sa kinaharap na hamon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang panig ng rehiyon. Both of us share concerns, and many other countries in the region share concerns as well, about some of the actions that People's Republic of China has taken, escalatory actions in the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And this is something that we heard much about from our colleagues at the recent ASEAN meetings. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. And this level of funding is unprecedented, and it sends a clear message of support for the Philippines from the Biden-Harris administration, the U.S. Congress, and the American people. Magbibigay din ng U.S. ng karagdagang $128 million na investment para sa EDCA sites. Ayon kay Defense Secretary Givo Teodoro, bukod sa pagpapabuti ng defense posture ng bansa, makatutulong din ito sa humanitarian assistance and disaster response. They can be venues for joint cooperation and interoperability between the United States and the Philippines, and multilaterally with like-minded nations. And likewise, they will serve also as venues for economic development, like Secretary Austin had said, with the USAID. So these are not monodimensional but multidimensional investments. Tiniyak naman ng mga opisyal na hindi makakaapekto sa matatag na relasyon ng dalawang bansa ang nalalapit na eleksyon sa Amerika. Elections are a regular feature of our democracy. What's also a regular feature is a strong, long-standing alliance between our countries. And that doesn't change from election to election. We have a mutual defense treaty that the United States is committed to. That commitment will endure, again, irrespective of administrations. The Philippine-U.S. alliance and friendship has withstood the test of time. We've officially been partners for 7 decades, but it even goes beyond that. And in all those years, our relationship has held firmly and, in fact, has only grown more productive. And in fact, now we could even say our relationship is at a high point. I do not see any partisan political detraction from our positions because they are based on principle. Samantala, nakatakda ring magbigay ng $1 million na tulong ang Amerika para sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina at habagat sa bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.